Nasubukan mo na bang maghugas ng plato na may sebo at hindi mo matanggal-tanggal kahit anong sabon at tubig? Oo, napakahirap ang tanggalin, no? Dahil meron tayong kasabihan nga na hindi pwedeng pagsamahin ang langis at ang tubig. Bakit kaya hindi pwedeng magsama ang langis at tubig? Okay, so ito ang ating magiging lesson for this day. Ayan. Ang water ay isang polar molecule. Ayan. And ang oil naman is a non-polar molecule. So, ano ba ang polar at non-polar molecule? Una muna talakayin natin kung ano bang molecules. Okay? So, ang molecules, ito ay binubuo ng mga atoms o yung mga maliliit na particles sa isang matter. Lahat ng molecules ay neutral, meaning po may positive at negative charge. Kaya lang, iba-iba ang distribution ng pagkaka-neutralize ng mga molecules. Merong evenly distributed at meron namang unevenly distributed o hindi pantay-pantay pagkaka-distribute ng protons at neutrons. Kagaya na lang na nasa image na ito. Ang molecule A ay evenly distributed. May positive at negative magkatabi. Ang molecule B naman ay unevenly o hindi pantay ang pagkaka-distribute ng positive at negative. Kapag pantay ang pagkakadistribute ng positive at negative, tinatawag po natin itong non-polar molecule. Kapag naman unevenly o hindi pantay ang pagkakadistribute, ito ay tinatawag nating polar molecule. Ang tubig ay may H2O molecule, meaning meron itong dalawang hydrogen at may isang oxygen. Yeah. Okay, so sa image na ito, may makikita kayong symbol. That would be a partial, okay? That is a symbol of a delta, which means sa chemistry is a partial. Meron po tayo sa hydrogen na partial positive. Yan. Ang oxygen naman ay partial negative. Bakit kaya mayroong partial positive at partial negative? Ang hydrogen po is a polar molecule. Unevenly distributed ang H2O dahil ito ay polar or may magkaiba silang amount ng positive at negative. Si hydrogen ay partially positive. Ang oxygen naman ay partially negative. Bakit? Kasi ang oxygen ay may mas malaking attraction sa electrons. Kumbaga, mas concentrated siya sa negative charge. Unlike kay hydrogen na concentrated naman sa positive. Bawat elements ay merong sinusunod na rules. Ayan ang octet rule. Ano man yung octet rule? Ito po ay ang pagkakaroon ng 8 na electrons para maging stable sila. Paano naman po yung mga elements na walang 8 electrons, kagaya ng gases? Ayan. So, ito po ay ang gagawin nila is magre-react sila sa ibang elements. Okay? Magre-react sila kung may nakita sila or may mali sa kanila. Si oxygen molecule ay nangangailangan pa ng dalawang electrons. Kaya nakipag-bonding siya kay hydrogen. Si hydrogen naman, kailangan niya rin ng dalawang electrons. Ayan. So ngayon, dahil mas mataas ang electronegativity o ang ability ng oxygen na makapag-attract ng electrons, ay naging polar sila. Paano ba natin malalaman ang polarity ng isang molecule? Ito ba ay non-polar, polar, or ionic o yung transfer ng electrons lang at hindi nag-share? Malalaman natin siya sa dalawang pamamaraan. Ito ay ang pagkuha ng electronegativity niya at ang pagkuha naman o pag-identify sa geometrical shape. Nasabi ko kanina na ang electronegativity ay ang ability ng molecules na makapag-attract ng electrons. Kung mas malaki ang electronegativity ng molecule, ibig sabihin mas magkakaroon siya ng attraction o mas mataas ang attraction niya sa electrons. Kung bagat na tayong mga tao, mas na-attract tayo kapag maganda ang tsura ng isang lalaki o ng isang babae. May sinusunod tayong standard table sa electronegativity. Kapag greater than 1.8, ito ay nangangahulugan na ionic bonding. Or, ito ay nagtatransfer ng electrons lamang. Kapag naman greater than 0.5 to 1.7, yan po ay polar covalent bond. Kapag naman less than 0.4, ito naman po ay non-polar covalent bond.
Paano po natin magagamit yung standard table na ito? Una, kukunin muna natin ang electronegativity ng bawat molecule o ng bawat elements. For example, yung H at yung O. Okay? Pag nakuha niyo yung H, ayan, ay makikita natin sa periodic table. Ayan. Kung makikita niyo dyan, ayan po siya. And for example, ang kukunin natin is Cl2. Okay? Ang chlorine. Ang chlorine ay may 3.0 na electronegativity. Kung i-minus lang natin siya sa chlorine mismo, magkakaroon siya ng 0 electronegativity difference, which is magre-result sa 0 na nonpolar band. Example naman ang hydrogen natin at chlorine. Ang hydrogen ay may 2.1 at ang chlorine ay may 3.0. Pag sinubtract natin ito, magkakaroon tayo 0.9, which is magre-result ng polar band. Kaya lang, ang polar band ba ay ibig sabihin may polar molecule? Yan. Magkaiba po ang polar band at polar molecule. Okay? Pag sinabing band, ito po ay reaction ng dalawang molecules. Okay? Pag molecule, iisa lang siya. For example na lang natin, yan. Ang polar band po ay pwede maging polar molecule or meron siyang non-polar molecule. Example po natin, si water. Ayan. Si water ay mer H at O. Ayan, molecule. And then, ang water po ay isang polar molecule. Ayan. At ang oil naman ay isang non-polar molecule. Ayan. So, kung pagkocombine natin sila, hindi po sila magkocombine. Yun yung napansin natin. Bakit hindi nagkocombine ang oil at ang water? Dahil magkaiba ang kanilang type of molecule. Okay? So, may polar at non-polar. So, pero tinatawag pa rin natin siyang polar band. Ayan. Pag sinabi naman po nating non-polar band, automatic po, non-polar molecules po lahat yan. Okay? Ibig sabihin, evenly distributed lahat ng molecules. Kaya kahit isama mo pa rin siya, yan, sa isang non-polar, ibig sabihin, non-polar band po pa rin po sila. Okay? But somehow, ang polar band is not the same as a polar molecule. Paano po iyon? Dito sa image ito, makikita natin ang mga examples ng polar band at non-polar band sa mga geometrical shape. Kapag linear ang ating geometrical shape, nangangahulugan ito na ito ay isang non-polar band dahil siya ay linear naman at ibig sabihin evenly distributed ang electrons. Kapag naman tatlo or triangular shape naman, ito naman nangangahulugan na polar band. Kapag apat naman ay tinatawag nating tetrahedral, ito naman po ay tinatawag ding non-polar. Dahil po, apat po yung molecules, meaning sila po ay may evenly distributed na electrons. Pwede din naman po makita natin dun sa geometrical shape na mas malaki yung shape ng isang molecule kaysa dun sa isa. Meaning, ito ay polar band. Ayan, ito na lang muna ang ating topic for this day. Sana may natutunan kayo about polarity, kung bakit hindi pwede magsama ang tubig at ang langis. At pwede naman magsama ang parehas na liquid. Yan, maraming salamat!